Ilagay mo na lang dyan, Kathy. Okay po. Kathy, kung hihingi ka ng day off, sa ibang araw na lang. Dahil marami pa tayong gagawin. Ako naman, doktora. Alam niyo naman pong wala sa vocabulary ko ang day off. So, anong kailangan mo? Kasi, doktora, ayon dito sa medical records ni Hart, ampon po siya. Kabisado ko na ang medical history ni Hart. Doktora, baka naman kasi mali yung hinala natin na niloko ni Jude si Gia. Kathy, kung niloko man niya o hindi ang anak ko, yung lalaki pa rin yan ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ni Gia. Siya yun ang dahilan kung bakit lumayo ang loob ng anak ko sa akin. Ma'am, bakit ba ayaw mo pa matulog? May kailangan ka ba? Tabihan, hindi ako makatulog. Oo naman. Oh, kurang ka. Sabi tayo. Yan. Yan. Okay ba yan? Nay, thank you po, ma. Thank you, sa? Kasi po, kahit hindi yung tulay na anak ni tatay, inalagaan niyo ako. Sabi po ni tatay, nung napulot daw niya ako, kahit hindi pa kay kasunod, magkatulong na kayo na nag-alaga sa akin. Dahil doon, nagkaroon ako ng nanay. Nak, ano ka ba? Lagi mong iisipin. Ikaw, anak ka namin ni tatay mo, ha? Opo, Nay. Naisip ko din po, paglaki ko po, gusto ko po na mag-teacher tulad nyo. Para po, pag natayo nyo na school, na pangaram nyo, magkasama po tayong magtuturo doon. Oo naman, Nak. Siyempre. Kaya dapat, dapat magpagaling ka na bukas, ha? Magpagaling ka kagad, ha? Matulog ka na, Nak. Kasi kailangan malakas ka para bukas. Nay! Bakit na naman, Nak? Habang wala po ako, alagaan mo po si tatay. Lagi ko naman inaalagaan yung tatay mo, ah. Tsaka bakit ka naman mawawala? Eh kasi po, paano kung matagal-tagal pa po matulog? Eh paano kung hindi agad ako magising? Ayokong iisipin mo yan, ha? Huwag mo sasabihin yan. Pero sige, para hindi ka mag-alala, aalagaan ko si tatay lalo. Hindi ako aalis sa tabi niya. Okay ba yun? Promise, Nay. Promise. Nay, good night. I heard you, Nanay. I heard you. Ika na, tulog ka na. Yan, sige, sandal ka sa akin. Miss Candy? Mr. Jesus, gusto niyo rin makausap sa doktora? Pasensya na po, pero nagpre-prepare na kasi siya para sa procedure kay Hart. Okay lang po. Gusto ko lang pong iabot ha. Ano to? Bali, ayun na po lahat ng mga donasyon at mga tulong na natanggap ni Hart. Sinama ko na rin po dyan lahat ng naipon namin para sa operasyon ng bata. Alam ko po na ibinibigay ni Dr. Margaret ng libre yung professional fee niya. Napakalaking tulong po noon para sa
mababawas sa lahat ng gagastusin namin. Pero bukod ho doon, alam ko naman na meron pa ho kaming ibang mga kailangan bayaran dito sa ospital. Well, sabagay, tama po kayo. Meron ding gamot, laboratory fees, accommodation, hospital facilities and equipment, professional fees ng mga doktor na natulong kay doktora, pati na rin pong post-operative care. Pero huwag po kayong mag-alala. Bibigyan naman po kayo ni doktora ng malaking discount. Maraming salamat po. Napakalaking tulong ho nun. Kaya nga ho, pinauna ko na ho yung lahat ng perang hawak namin. Sige po, kung gusto ninyo, ako na pong bahala na mag-forward nito sa accounting department para i-minus na nila yung expenses ninyo doon sa total expenses. Salamat po. Babalik na ho muna ako sa anak ko. Kung lukulangin ho yan, unti-unti ko lang humbayaran. Sige. Sanya muna po to. Katapos ng overshoot ko, sa inyo kunin yan, ha? Sige, anak. Hindi lang kami sa labas maghihintay sa'yo. Tay, alam ko po. Mahirap po ko alagaan dahil sa sakit ko. Pero hindi nyo pwede na ako pinabayaan. Salamat po, ah. Mahal na mahal ka ni tatay. Hindi kita pwede babayaan. Huwag po kayo mag-alala. Pagkatapos ng operasyon nito, magiging malaksan na ako. Matatapos na ang problema ko. Gagaling na ako. Oo, anak. Gagaling ka. Kaya huwag ka na mag-alala, ha? Sabi nga ni doktora, hindi mo dumaramdaman yung operasyon mo, eh. Para ka lang daw natulog, tapos pagising, magaling ka na. Ha? Magaling ka. Doon lang kami sa labas, hindi ka namin magising. Surprise ako sa'yo. Para saan po ba yan, Tay? Siyempre, wala nang iba. Kaya magpagaling ka na, anak, ha? Para makuha mo na ito at mabasa mo na kasabay nitong kwintas mo. Sige po, Tay. Pagagising na pagagising ko, babasahin ko yan. Thank you, Tatay. Thank you, Anna. Ang mukhang ito na. Ayun na si Doktora. Doktora? Mag-interview lang po. May mga katanong kayo po. Ano kayo po kaya? Doktora, ano pong nasasabi po yung nag-viral po yung video? Konting katanungan lang po. May tungkol po sa nag-viral po na video kahapon. Mr. Rafa, we have an interview right later. Excuse me. It's okay, Cass. Doktora, ano na po bang mangyayari kay Heart Jesus ngayon? Heart Jesus is scheduled to have her surgery today. Ano ho bang procedure ang gagawin nyo kay Heart, Doktora? Dahil sa septal defect ng puso ni Heart, nakahalo-halo ang oxygenated and deoxygenated blood dun sa puso niya. So, kadalasan tuloy, deoxygenated blood ang napapump sa puso ng bata. Medyo malalim po ang medical terms. I know. I'm sorry. I know I'm boring you with all this medical jargon. Anyway, sa madaling salita, I just want to assure you all, ang pinakamamahal nating si Heart will be all right. She's now under my care and she will be treated on my operating table. So, given that, wala kayong dapat ipag-alala because she will get the best possible medical care in my hospital. Uy, si Doktora, oh. Nasaan na po ba ngayon si Heart, Doktora? Sisimulan na po ba yung procedure? Sa kasalukuyan, hinahanda siya para sa operasyon. She's being prepped in the OR. Surgery will start in a while. Tingnan niyo yung TV, oh. Ano? Doktora, gaano po kataas ang probability na maaaring may mangyaring masama sa operasyon that something might go wrong? Walang mangyayaring masama kay Heart. With me at the helm,
I assure you, there is zero probability that anything will go wrong. Recovery will take at least 3 weeks. Ang importante, yung fighting spirit ng bata. And I think she's got that. The kid has got spunk. And of course, hindi ko siya pababayaan. My hospital is going to give her the best post-surgery care possible. Oh, if you would excuse me, I have to attend to our patient now. Thank you all for coming. I'll see you in a while. Good morning, everyone. Today is a very important day for the hospital and for all of us. Pero wala tayong dapat ipag-alala. I can get this done successfully. Mapapagaling ko ang batang ito. Let's begin. Saturating decreased heart rate. Sabi niyo ho, walang oras lang nagising na ho yung anak namin. Doktora, kanina pang hulagpas ha. Okay na ho ba si Hart? Doktora, bakit hindi kayo makasagot? Doktora, naririnig niyo po ba kami? I'm sorry. Sinigurado lang namin kung ano nangyayari kay Hart. Mukha nagkaroon ng komplikasyon pagkatapos ng operation. Ho? Kay the operation is over. Na-repair na ang puso niya. Pero ang problema, she's still unconscious up to now. Doktor, diretso yun yun ho kami. Anong nangyari sa anak ko?
Nagkaroon siya ng cardiac arrest pagkatapos ng operation. Dahil dito nawala ng supply ng dugo sa katawan, lalo na sa utak. Na-revive naman namin siya, pero hindi na siya nagising. She's in a state of comatose now. Ang tingin namin, malaki naging damage sa utak. Pero hindi natin alam kung kailan siya magigising. Pero huwag kayong mag-alala. Ginagawa namin ang lahat para gumaling si Heart. I regret to inform you that despite our diligent efforts, our patient, Heart de Jesus, is in a comatose state. Okay lang po ba kayo? Hindi ito dapat nangyari. Dapat naligtas ko siya. Huwag po kayong ganyan. Bakit hindi? Trabaho ko bilang doktor ang magligtas ng pasyente. Pero wala akong nagawa. Doktora, matagal na po ako naglilingkod sa inyo, kaya kilalang kilala ko po kayo. Siguro yung iba, wala silang nakikita, kundi yung kayabangan ninyo, yung pagiging overconfident ninyo. Pero ang alam ko po, ang pinakamahalaga po para sa inyo ay ang tungkulin ninyo bilang doktora at ang pagliligtas sa mga pasyente ninyo. Kaya wala po kayong kasalanan, doktora. Kaya alam ko po, sigurado po ako na ginawa ninyo lahat dahil napakagaling ninyo. In fact, you are the best. Ladies and gentlemen of the press, the floor is now open for your questions. Doktora, kamusta po ang kalagayan ni Heart? We were able to repair her heart successfully. But unfortunately, she's in a coma right now. What? Anak, anak, nandito lang kami, ha? Lalaban kami para sa'yo. Anak, sana ganun din ang gawin mo, ha? Anak, hindi ka pa ba mayroon ni tatay? Anak, narinig mo ba kami? Anak, kung kailangan pa ng oras, ha? Kung kailangan pa ng oras para gumaling, hindi kami alis dito, ha? Dito lang kami, ha? Doktora, may nagawa po ba kayong pagkakamali sa operasyon? Is there anything you could have done to prevent this, Doktora? Divina Gracia? Oo nga naman. No! Apo? Apo, babalik kami, ha? Nawala ko ni Lola, Apo. Tumalik. Po, hinihintay ka ng basketball team natin. Wala pa akong assistant. Wala pa akong ano, lucky charm. Po. Kahit sinong doktor ang tanungin ninyo, iisa lang ang isasagot sa inyo. What happened was an unforeseen circumstance. Doktora, may chance po bang makasurvive si Heart dito?
Of course. Buhay ng bata ang pinag-uusapan dito. Gagawin ko ang lahat para mabuhay si Hart. At para magkaroon siya ng buhay na normal paglabas niya sa ospital na ito. Pero Doctor, sabi nyo kagiging maayos yung lahat. Bakit hindi ibigay ko man? Oo nga naman. Sino ba kayo pasabihin sa mga doktora? Diyos mo ba kayo? Eh, ngayon yung bata bumatos na. Enough questions for today. Thank you very much. Marami pang gagawin si Doktora. Thank you. You got lucky this time, Francis. Come on, Dad. Don't dwell on this. I'm telling you, this is the beginning of an end. This can't be happening to me. Magaling akong doktor. They don't even know what they're talking about. Yes, wala akong kasalanan sa nangyari. Ang importante, hindi namatay ang bata. I can still save her. Yes, tama. Magaling akong doktor. I can save her. Hindi ito ang oras para maging mahina. No, I need to be strong. Alam ko nakikinig ka. Oh. Asan ang yabang mo? Eh, palpak ka naman pala. You know what's so funny? I did not even have to lift a finger. You placed it upon yourself. Hindi ako pumalpak. Buhay pa ang bata. Alam mo, wala akong kinalaman sa nangyari. Hindi nang iniisip ng mga tao. Basta ang alam nila, pumalpak ka. Katulad ka rin pala ng tatay mo. Isang talunan. Huwag mong idama yung papa ko dito. Doktora? Doktora, huwag po kayong mag-alala. Ako nang pong bahala sa press. Kung may problema po kayo, tawagin niyo lang po ako. Nandiyan lang po ako sa labas ng pinto, okay? Thank you, Cassie. You're welcome, Doktora. Sige po.